Yan mga idol, ang pupunta natin ngayon sa Quezon City. So matagal ko na itong gustong gawin sa motor ko. Magpaparimap tayo. Ito yung matagal ko nang gustong gawin sa kanya eh. Ma-reflash. So punta tayo kay Motorrad na lang, mas madali. Pagdating talaga sa power saka torque, wala akong masabi sa motor na to. Mamaw. Sana makuha natin ang isang oras lang yung biyahe hanggang kay Motorrad. Napakalakas eh. Walang ya. Pagas muna tayo. Sidadaan tayo ng Skyway. Okay. So naka-SC project tayo. Oh, naka S22 sa harap, naka mitas sa likod. Papalitan ko itong mitas ko eh. Pero okay naman siya eh. Wala nang money. Zero. Ticket lang naman dito eh. Saan kaya ako mag-exit? Nag-neutral pa po, trakis na yan. Kung kailan tumatakbo saka mag-neutral. Pag naka-stop, ang hirap hanapin yung neutral. Baliw yung motor na to. Naramdaman nag 156 na pala. So yung sinasabi ko na hindi mo nararamdaman yung takbo ng mataas na CC. Parang kinalabit mo lang yung throttle, nag 150 na. Pabira. Kaya yung mga nanonood mga idol, sabi nila mabibilis daw magpatakbo. Wala eh, mahirap pigilan yung motor eh. Kasi pag ganito alaki yung motor, hindi mo nararamdaman yung takbo. Yan, yan, maintain lang natin. Oh, halos hindi ko nga pinipigay yung throttle niya, nagwa 100 na eh. Oh. Masarap dumaan dito sa Skyway. Mahal nga lang. Mahal na nga gas, mahal pa ang toll gate, pambira. Wala eh, mas mahirap pag dumaan ka sa baba. Doon sa service road talaga. Aabutin ka ng siyam-siyam sa traffic, tapos napaka-init pa. Wow! Unaulan pa. Pag minamalas nga naman oh, nararamdaman ko na yung talsik sa likod. Lumagpas na naman ako. Nakarating na naman ako dito sa NLEX. Dapat di ako makakarating dito eh. Pabalik tuloy ako. Doble-doble na naman bayad. Say, bakit nakarating ako ng NLEX? Pambirang NLEX yan. Exit tayo. Pasok na naman. Pambihira ka. Ubos na ang cash ko. Magkano? 6-2? Puta, wala na ata ako nga. Naubos ah. 62. Naubos tayo. Okay na. Huwag na tayo mag-inlex. Wala na tayo pala yung cash.
Lagi kasing ano eh, mali-mali ang tirada eh. Bad trip talaga eh. Ay, buti umabot yung kumbayad ko. Ayan no, motor rod works carbon. Motorrad performance. Tinest drive ko siya kanina. Grabe, ang lakas. Tapos nawala yung delay niya. Dati kasi pag nag-kickship ako, may delay muna bago kumagat yung napakalakas. Pero ngayon, pag quickship mo, kumakagat ka agad. So mamaya, sa road natin. Okay mga idol, dito tayo sa motorrad performance. So, review natin yung gawa nila. Nawala na yung check engine niya mga idol. Oh. So, ang ginawa ko sa kanya, Reflash, pinalinis ko yung air filter kasi wala pa silang bagong air filter, kailangan pa daw orderin. Then pinatune ko na rin yung suspension sa harap at likod. Grabe, ang sarap, parang nakahinga ng maganda yung makina. Kasi ang dumi daw nung air filter ko eh, nung dinilisan nila madumi na daw. Wow, ang lambot ng quick ship. Ngayon pa lang, kahit hindi ko pa naitakbo na malayo, nararamdaman ko na yung pinagbago. Good job, motorrad. Okay yung Reflash. I feel the more power, more torque. Yung pampalamig ng makina. Oh, 100, gumagana na agad. Dati 105, bago gumana. Ngayon 100, gumagana na. So na-adjust nila yon. Then yung limiter, na-adjust din nila yung limiter kanina, tinanay ko. Lalo yung suspension niya kasi pinatune ko to eh. Sinukat nila yung timbang ko. Okay na siya. Ayan no, below 400cc, bawal dito. Maghahantay ako ng sukli mga idol. Wala eh, buo na yung pera ko eh, naubos na eh. Ang sarap talaga dito sa Skyway. Pag ganitong hapon na malamig, sarap talaga patakbuhin pag bagong Reflash. Maganda pala mga idol kapag pinapa-tune yung suspension. Tulad yan, ang ganda na ng laro. Naging smooth na yung riding ko. 1.5 lang. 1.5. Susukatin yung timbang mo. Tapos susukatin yung timbang ng motor. Tapos i-tune nila harap at likod. Kaya naka-tune tong motor na to para sa akin lang, sa bigat ko. Pag may angkas, siguro okay lang naman. Tapos yung air filter ko, dahil wala pang pamalit, pinalinis ko na. Siyempre kailangan maintenance. Maalaga kasi ako sa motor mga idol eh. Parang asawa lang yan, inaalagaan. Saka ang maganda rito, 1000cc pero magaan. Saka upright pa. Medyo na-lowered na ngayong harap nito eh. Dati medyo ganyan to eh. Ngayon na-lowered na. Medyo naging aggressive konti. Kaya kung naghahanap kayo ng 1000cc magaan, meron siyang quick shifter, meron siyang auto blip, tapos inline 4, may traction control, dual ABS, kompleto, ito na yon. Kasi mas magaan to kumpara sa J1000. Mas magaan din to kumpara sa Ninja 1000 SX. Saka syempre yung power nito po, Trag is 150 horsepower. Tapos na Reflash pa. Talagang mamaw. Maraming beses ko na itong nasubukan sa kurbada. Talagang panalong panalo. Nawala na talaga yung delay niya pag nag-quick shift. Dati kasi may konting delay, konting-konti lang. Ngayon wala na, umbaga napurado na. Yung mga ganitong motor ayaw nyo nang babagal. Kasi konting birit lang sa throttle, sobrang bilis na. Saka kumanda yung ano niya, yung sound, yung buga. Parang naging mas pino konti nung na-reflash. Legit talaga.
fresh na naman yung motor ko, bagong linis. Bad trip. Imbes na mag-exit ako ng Susana sa MCX, dito tuloy ako sa Alabang. Naantok kasi ako sa Skyway, hindi ko napansin yung pahiwalay na daan. Alabang tuloy yung in-exitan ko, tapos papasok na naman ako ng SLEX. Tapos mag-exit na naman ng Susana, paulit-ulit na. Pakainis. Nakakantok kasi sa Skyway pag 80-80 lang yung takbo. Imbes na madali lang yung biyahe ko, napatagal pa. So hanggang dito na lang ating vlog mga idol. Naligaw-ligaw na naman ako. So hanggang sa next vlog na lang natin ulit. Ride safe tayo palagi and God bless po sa lahat. Alright.